Matapos ang pagtulungan sa Senado sa kauna-unahang pagkakataon nang matapos ang Senate Investigation at Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nagsalita na ang former PDEA agent na si Jonathan Morales sa di umano'y pambubuli raw sa kanya ng senador na si Jinggoy Estrada. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa recent vlog ng veteran political vlogger na si Maharlika, inilahad mismo ng former PDEA agent ang kanyang mga naranasan sa loob ng Senate hearing. Tila hindi raw siya makapaniwala na sa halip sa investigasyon ng PDEA leaks o ang mga dokumentong kumalat patungkol sa pre-operation report noong 2012 magsentro ang nasabing investigasyon at kay Maricel Soriano maging sa Pangulong si Bongbong Marcos. Tila inilihis raw ng senador ang investigasyon at pilit na hinuhukay ang kanyang nakaraan sa mga di umano'y mga kasong kinahaharap ng former PDEA agent. Sa nasabing recent vlog, inilahad mismo ni Jonathan Morales na ang lahat ng kasong itinanim sa kanya ay hindi isa'y walang napatunayan. Tila pagtataka raw niya bakit ganoon na lamang kainit ang ulo ng senador na si Jinggoy Estrada sa kanya, gayong hindi dapat ito ang maging sentro ng nasabing Senate hearing. Sa naging revelasyon pa ni Jonathan Morales, halos lumubog na nga raw siya sa tila panghuhusga sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada, ngunit hindi siya nagpatinag at inilabas pa ang lahat-lahat patungkol sa pinaka-controversial na papel na PDEA leaks. Panoorin ang full testament video ng former PDEA agent na si Jonathan Morales kung saan sa isang vlog ni Maharlika, isinuwalat nito ang lahat ng mga di umano'y pananakot sa kanya, maging ang mga panunuhol, para lamang siya ay tumahimik sa kanyang lahat ng mga nalalaman. Panoorin ang full video. Ito, nagkataon lamang na ako yung nag-imbestiga niyan ng pangyayari na yan. Hindi naman po ako ang nagbibintang, hindi po ako. Yung confidential informant po na na-interview ko, kasi meron siyang mga dalang mga litrato at pinakita pa nga din sa akin yung pinagkunan niya ng litrato doon sa kanyang cellphone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ako yung piniperder diyan sa Senate investigation, particular na kay Senator Jinggoy Estrada? Nagtataka ako, bakit yung personal na pagkatao ko ang kanyang kakalkalin, ang kanyang ginibain? Dahil ba ang nasasangkot ay si Pangulong Marcos? O dahil ba ang nasasangkot ay si Maricel Soriano na kanyang kapwa artista? Nakita naman natin na itong si binibining Maricel Soriano na isang artista ay kinumpirman niya yung address na nakalagay doon sa isa sa mga classified documents. Yes. At inamin niya na siya ang may-ari ng particular na unit doon sa Rockwell na 46C. At ito nga, ayon sa kanya, di umano, ito raw ay naibenta na niya noong 2012. Pero hindi naman niya sinabi kung anong pecha niya naibenta. Kung sa akin, masyado akong ginikipit ni Senator Estrada, bakit hindi niya natanong si Maricel Soriano yung particular na petsa nung ito ay maibenta? Sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung panahon na dapat sana ay naging subject siya ng surveillance, yung casing and surveillance na isang parte ng anti-illegal drugs operation ng PDEA. Ngayon tinanong niya ako, alam mo ba kung sino ang may-ari? Hindi ko alam. Kasi yung authority to operate, yung pre-ops na yun, ang purpose doon ay mag-validate ng information. Ibabalidate namin talaga. Ngayon, nagkataon, kung ano yung dineklara na confidential informant, katulad ng address nung particular na condominium unit sa Rockwell, ay nagtugma naman. Ako hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam kung doon talaga siya nakatira o hindi siya doon nakatira o umuupo pa lang siya o hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya nga doon lang ano, kaya nga doon ko nakita, sabi ko mukhang iba yung tinitingnan doon sa tinitingnan. Sana kung ako ay natanong ng maayos, paano ba nag-umpisa ito? Diba? Hindi yung ikaw, wala kang kredibilidad. Ikaw ganito, may kaso ka. Ikaw marami kang kaso. Sapat po ba yun na ako ay dapat eh hindi pagkatiwalaan? Paano po siya? Siya po pala ay isang convicted. Dapat din po ba natin isang pagkatiwalaan katulad ng ginagawa niya sa akin? Ako naniniwala, ano, dito sa ating bansa, pantay-pantay, meron tayong batas. Di ba? Kaya na tayong merong batas para meron tayong sunding, magkaroon tayong ng kaayusan. Pero sa nakikita natin, paano kung ang isang senador na mismo gumagawa ng batas, ay sila mismo ang tila sumasalaula sa mga ito. Di ba? Sa yes. Atin, sa ating mga ordinaryong tao, tama ba yung ginawa niya sa akin? Tama ba? Paano tayo makagagawa ng tamang batas kung ang mismong mga gumagawa ng batas ang isang tila sumasalaula sa mga ito? Parang ito ang batas na ito, ikaw hindi ka kasali. Di ba? Kasi masamang tao ka, kasi marami kang kaso, kasi ganito ka. E paano naman yung gumagawa ng batas kung may kaso at sentensyado na pala? Ano, paano na yan? Okay. Dapat ba natin pagtiwalaan ang isang halal ng taong bayan? May batik pala o napatunayan na sa hukuman. Dapat ba natin siyang pagkatiwalaan? Yeah. Actually,
Yeah, tanong po yan ng taumbayan, ano? Sagutin. Alam na yan ng taumbayan kung ano sagot. You know, dito sa ating platform, ano? Kasi ang mainstream media ay Bulag, Pipi at Bingi. At halos ayon na iulat ito. Bigyan ko ng chance. Kasi ako, ano, Pidaya Agent Morales, wala akong pinatatakutan sa mga taong pinag-uusapan natin. Kung gusto ni Senator Jinggoy Estrada, hinahamon ko siya. Magpa-interview siya sa akin. Para masagot niya to, yung katanungan, tama ba? Para makasagot, hindi official, wala sa Senado. Kumbaga, dito tayo sa publiko, makikita. So I hope, ako I'm willing. Lahat kahit sino sa kanila, na gusto na, na gusto kong, gusto nyo, na feeling nyo, aping-api kayo dahil, what? Dahil this is my channel, Maharlika, da-da-da-da-da. Then, you know, you are free to contact me. Kahit sino kayo, kahit si Lasso, kahit si Morales. Ay, si Morales, sorry. Si Bitong. Lahat kayo. Pwede kayong magpa-interview dito para mabigyan kayo ng limelight. Ito ang aking email, maharlikanetwork@protonmail.com. Ayan, screenshot yun na yan. Balik ako. Sir, yung property ni Maricel Soriano ay naibenta noong may scoop kasi sa may scoop, may balita sa internet na nakuha namin, Scoop News, award-winning actress Diamond Star Maricel Soriano has reportedly moved into a new home in North Green Hills, San Juan 2 weeks ago and now neighbor of former Philippine President Joseph Estrada. Okay? So March nangyari, yung dapat March dapat i-read niyo yung kanyang bahay sa 46C, March, April, May, June, July, August, September, October, like 6 months after lumipat si Maricel Soriano at naibenta niya ang kanyang bahay sa 46C. So, hindi lang natin alam kung kailan nabenta, April ba, May ba, June, July. Pero, kung titignan mo yung article, kung October siya lumipat sa kapitbahay na si Erap, eh malamang October yung kanyang October niya nabenta. So, that's, yung date na yan, tapos na. I mean, you know, tapos muna na i-sulat doon sa pre-op, auto-op, auto-ready-to-op, itong kanyang address na siya nga ay allegedly sangkot doon sa Pulboron at kasama si Bongbong Marcos. So, just to let you, for your information. Now, Mr. Morales, let's talk about doon sa pag-admission na ni Maricel doon sa address niya. Inamin niya na yes, doon siya nakatira. Pero yung questioning ulit sa kanya ni Senator Bato, wala tayong kinikilingan dito. Lahat yan, kailangan boljakin. Parang ang sabi ng ating mga kababayan, para siyang binibaby. At binibaby nila ni Senator Robin Padilla. O kasama si Jinggoy doon. Kasi parang ano siya eh, yung parang ang datingan nila, parang you know, bow or praise, you know, pinipraise si Maricel na parang thank you at nakarating kayo dito, da-da-da-da-da. So, doon tayo sa 46C muna na admission niya. Ano yung impact sa'yo nun? Alam nyo, yung ano nga nun, nagkaroon ng pagkukulang doon sa follow-up question sana. Doon sa sa'yo ba yan, yung 46C na yan. Ikaw ba ay mayroong pagkakataon na tumatanggap ng bisita? That's true. Diyan sa condo unit mo. Sa nangyari kanina, nagmistula akong isang akusado o isang suspect, ano? Na halos ipako sa krus. Sa kaalaman ng lahat, ako po ay nag-imbestiga lang. Ako po ay kumuha lang ng salaysay. Ako po ay nag-entertain lang ng confidential informant. Yung confidential informant po na yon, nagtiwala lamang ko sa PIDEA. Yung importante po sa amin, lalo na sa Alagad ng Batas, importante po ang mga informant. Hindi lahat ng pagkakataon makakahuli ka sa pamagitan ng plain view doctrine o ng mga implagrante delito. Kinakailangan mo pa rin ang tulong ng community. Kaya na pagkaganyan, may mga informant na ganyan, kadalasan talagang marami kang makukuha mga trabaho na malalaki. Doon sa kanina, no, sabi ko nga, parang nagkaroon ng pagkukulang. Hindi ko naman sinisisi yung mga senador na nagtatanong kanina. Pero sabi ko nga, sana talagang in-address talaga ng ano. Tatanungin lang naman eh. Kung ayaw sagutin ni Maricel Soriano, eh karapatan naman niya no, na i-invoke yung kanyang ano, no, constitutional rights. Diba? Eh, yun nga, no, na kulangan. At nasabi naman ni Senator Bato kanina, na dahil nakita nga niya, siguro humanitarian ano lang, nakita niya daw na nanghihina. O nanghihina dahil na ano, eh yun naman po ang ano. Pero yun nga lang, sa akin nga kanina, no, sabi ko nga, ano ba kasalanan ko? Bakit? Mistula akong tinuring na akusado. Wala naman akong inakusahan. Ako nag-imbestiga lang. Yung sinasabi na sumisinghot ng ano no, ng white powder substance, yung mga nasa litrato na tinukoy ng confidential informant na sila politician Bongbong Marcos at Maricel Soriano, hindi po sa akin galing. Galing po dun sa confidential informant. Hindi po sa akin yun. Nireduce ko nga po yung kanyang ano eh, yung kanyang mga testimonya dun sa kanyang sinumpaang salaysay. Ito po yung deposition, yung ano, deposition of witness na ito yung sinasubmit pagka ikaw ay nag-apply ng search warrant. Yun po yun. Kaya nga sabi ko, bakit nagkaganito? Parang, ano ah, may kailangan pang gibain, may kailangan durugin. Ibig sabihin, ginagawa yung pagdudurog sa akin para palabasin na talagang kasinungalingan yung mga sinasabi na ano. Eh, sa totoo lang, ano, ang issue nito, yung pagkakalabas ng mga dokumento. Yung dokumento na yan, kung titingnan ako, yung mga dokumento nilalabas mo, merong appointment na disapprove ng civil service, merong sulat na para doon sa transnational crime na Peter Lim, sa isang ambassador na yung doon sa isang ano no, yung Peter na ano no. Yeah. At yung nga, itong authority to operate, yung pre-ops at saka yung memo na inano mo din na nandun din sa blog mo. Mm-hmm. Bakit hindi 'yon ang alamin? Bakit hindi 'yon ang sundan?
Hindi yung nag-imbestiga dati na tungkol doon sa dokumento na kinikilala naman ni ano no ni Senator Bato de Rosa na ito ay authentic at ito ay naniniwala siya na talagang meron at ito ay piniktas o at dinukot doon sa ano no doon sa pinaglalagyan sa folder. Sana ang tinutukan ng investigasyon ay kung paano ito nag-leak. Bakit hindi kanila ikaw ano ako sa akin ano ang inaano hinihimok ko rin ano kung hangga't maaari no na bakit hindi kayo magbigay ng pahayag o halimbawa para at least kung masabi nyo kung paano ito napunta sa inyo. Hindi yung kagaya niyan, ako yung pinagbibintangan. Ah, sabi ko nga, kaya nga ako sumulat sa inyo para magkaroon ng ano, yeah. Magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng investigasyon. Kasi sabi ko nga, willing and able ako na ano no, na humarap sa inyo para lang maano itong issue na to. Alam niyo sir, willing naman po ako magsalita. Wala po problema sa akin. Alam ko sir, talagang somehow na pahama kayo dito. Dalag ngayon, dinudurog kayo. Pero ang taong bayan naman nasa panig ninyo. Ang sa akin lang sir, siguro po ulit-ulit ko dito sinasabi, may death threat po akong tatlo. Galing kay Lisa Marcos at saka kay sa gobyernong ito. Kinasuhan po nila ako diyan sa Pilipinas. Hindi ko pa alam, baka 1 million nga po yung kaso ko. Kayo bilang otoridad, 'di ba? Bilang taong gobyerno, tao, you know, nagsunod ng batas o nagpapatupad ng batas. O dati. Sa tingin niyo ba ito? Tanungin ko kayo, sir. Ito magtatapatan tayo. Sagutin mo 'to. Tama ba na ipepresent ko yung sarili ko diyan sa Pilipinas na hindi ko alam kung 100,000, 1 million yung ipinabricate na crime sa akin? Ang seguridad ko ba ma-assure ng Senado o ng mga pulis na ako ay mabubuhay the moment na umapak ako sa airport? Kayo bilang isang dating tagapagpatupad ng batas, lingkod na bayan, what is your opinion? Tatapatin ko din kayo, no? Hindi ko po masasagot na magagarantiyahan yung inyong kaligtasan kung kayo ay ano no, ay pupunta dito sa ano kung ganyan ang nangyayari dito sa ating bansa at kagaya nga ako na humarap sa Senate investigation sa halip na ako ay maging resource person. Mm-hmm. Na turing nila no bilang resource person nakatikim ako no ng ano no ng talagang pag ano no pagluluray sa aking pagkatao. Ano ba ang kasalanan ko? Ang naging nagawa ko lamang naman ay kumuha ng sinumpang salaysay noong confidential informant. Wala na akong matandaan na nagawa ko eh. Bakit pilit na ako ay talagang dinadala sa aking kahapon na ang kahapon ko ay pinagsikapan kong buuin. Mm-hmm. Nagkaroon man ako ng mga suspension, nagkaroon man ako ng pagkakadrap, sinikat ko pong buuin ito. Nasuspindi man ako, talaga itinama ko po. So, na, ano, no? Talagang pinakita ko po dun sa, ano, sa pamulaan ng PNP at sa nakita naman nila, naging karapat-dapat naman ako, kaya nagkaroon ng extervation dun sa full duty status ko. At nung nag-apply naman ako sa PIDEA, nakita naman ng recruitment committee na ako'y karapat-dapat. Kasi kung hindi po ako karapat-dapat at ako'y nananatili sa madilim na kahapon, paano na? Wala na. Hindi ako tatanggapin. Ganun din po sa nakikita ko doon kay Senator Jinggoy Estrada. Pagkamat sinasabi nga ninyo na siya pala ay convicted sa kasong bribery, bakit nandiyan siya sa Senado? Yeah. Yung ba, ibig sabihin, kung ba ikaw ay na-convict ka, wala ka ng karapatan. Di ba? Kasi kung yan, halimbawa, kung na-convict man yan, meron pa rin siyang mga karapatan para mag-apila. Hindi naman siya perpetually disqualified eh. Kaya, opo, yun nga po. No? Kaya nga po, yun yung, ano, ako, natanggap po ako sa PIDEA dahil wala naman ako that time ng perpetual disqualification. Katulad din po niya. Sana, tinignan niya yung ganyan na hindi dapat na mababatas pa naman si Senator Estrada. Sana tinignan niya yung angulo na yun. O, teka muna, mababatas ako. Hindi ko po kayo tinuturuan, ha? Gumagawa po kayo ng batas. Kami po ay taong bayan, parte ng taong bayan. Diba? Gumagawa ng batas dapat yung mismong gumagawa ng batas yung talagang dapat mag-observe doon sa makarapatan ng kanyang nasasakupan. Constituents niyo po ako. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Kaya lamang po napansin ko po na mukhang talagang na pinag-iinitan niyo po ako dahil personal na po yung ginawa niyo sa akin. Yes sir. So balik ako doon sa kung yung willingness ko to appear. I am willing to appear via Zoom but not sa Pilipinas at not sa embassy. Kasi I know kung ano yung karapatan ko bilang isang mamamayan. Kung gusto lang nila marinig yung aking boses at ang aking paliwanag kung bakit napunta sa akin yung mga dokumento na yan, pwede naman akong sagutin yan. Pero bakit gusto nila akong pauwiin? Kaya nga sabi ko, kung gusto lang pala nila marinig, i-contempt or patayin? Yan lang ang sa akin, sir. So kung tatanungin niyo po ako na, kasi sabi niyo kanina, sana magsalita ako, I am willing to speak up. Yan po ang favorite thing to do ko, to speak up for what is right. Speak up for the truth. Then, moving forward, Mr. Morales. So, tama ba, ikaw yung bilang isang investigador? Ang nakita namin ng mga taong bayan, yung line of question ng kay Maricel nga, it's very close-ended question. Hindi ba dapat pag-investigador ka open-ended na parang siguro ang tanong dito, Ms. Maricel Soriano, gaano kayo katagal magkakilala ni Mr. Marcos? Or kailan kayo nagkakilala? Hindi ba dapat parang mga ganun yung questioning as an investigative agent? Kung ako ang magtatanong, ang itatanong ko, gaano kadalas bumisita sa'yo? Okay. Ito si politician Bongbong Marcos. Kasi nga, ito po yung lumabas na na information sa taong bayan. Ito yung tinatanong ng taong bayan. Mm-hmm. Di ba?
ang nangyari, nagkulang. Mukhang nagkulang doon sa parte na yun, no, na nasayang yung pagkakataon. Nasayang. Opo. Kung siya ba, talagang hindi na gumagamit ng ipinagpapawal na gamot. Oh. Okay. Kung siya ba, naakusahan. Oh, di ba? O kung hindi naman. Pwede naman dyan sagutin, hindi. Yun naman po, marami po sana. Hindi That's po natin tinuturuan yung mga butihing senador. Kaya lang, ang sa akin po, bilang isa doon sa mga nagisa, doon sa Senate investigation, parang sabi, ang ano ko nga po, parang hindi ata nagkaroon ng patas na pagtrato. Mm-hmm. Sa, kasi, unang-una, ako ba yung naisumbong? Na ano, ang sa akin, isinumbong ako na, ito may kaso yan, ito ganyan may kaso. Uh-huh. Yung mga kaso niya, party lamang hunang trabaho. Kagaya sinasabi ni, ni Grace po, na doon sa aming village, dito sa aming village, meron akong, kaso, Opo, totoo po yun, na nagkakaso po ako, dahil ito po doon sa mga oposisyon, nagalit sa akin. Yun nga po ang kaya nga po hindi nangangahulugan na sinampahan ka ng kaso, ganun ka na. O bakit yung mga nakakasuhan ng dyan, di ba? Yes. Marami hindi. Ikaw ba, isang tao, gusto mo ba nakakasuhan ka? Natural, hindi. Di ba? Yeah. Pero bakit ka nakakasuhan? That's true. Di ba? Ang magagawa mo lang, pagka nakasuhan ka, ipagtanggol yung sarili mo. Umating ka doon sa hukuman o sa piskalya. Yes. Para ano mo, no? Para i-ano mo yung karapatan mo. Di ba? Yeah. Hindi yung nakasuhan ka, magbubukbo ka na lang sa isang tabi at ipapako ka na lang sa krus. That's true. Parang wala ata sa batas, mali sa batas, na pag ikaw ay nakasuhan, basta ituturing ka na lang na isang isang guilty. Tama po. So actually, back-to-back tayo ngayon, si Basti na sa stage. They have maraming viewers, pero it's okay lang. Pumunta kayo doon, lumipat kayo, it's okay. Kailangan kasi talaga bakbakan yung mga issue ngayon, mga palangga. So sir, doon ginisa ka ni Senator Estrada, about pinipilit ka niya na ilabas yung confidential informant mo. Which is actually kagabi, may nagbigay sa akin na informante ko na binigyan ko ng clue yung itong mga kababayan ko. I don't know if napanood ninyo. But again, pinipiga ka niya na ilabas mo yung confidential informant mo at humihingi ka ng garantiya na hindi ka hindi ka makakasuhan or hindi ka ma-incriminate kapag na-reveal mo yung gender nitong mga informante. Bakit, sinabi mo yun sa akin na nung tinanong kita, di ba, tungkol sa informante mo, ang sabi mo, babaunin mo na lamang sa libingan kasi ayaw mo nga talaga sabihin during the first interview. So, during that time, ano yung nasa isip mo? Bakit ka nila pinipiga? At kung, let's say for example, hindi ka nanindigan, nasabi mo yung pangalan ng informante, ano yung magiging impact nito sa lahat ng mga investigador sa Pilipinas, investigador sa PIDEA? Alam nyo, unang-una, kapag ang confidential informant ay nasunog, o na-reveal yung identity, hindi po kakayanin na konsensya ko doon sa mangyayari sa kanya. Kung napapansin niyo po kanina, ako ay kumuha lang ng statement. Ako po ay inireduce ko lamang yung testimonya ng confidential informant. Uh-huh. Pero ang ginawa sa akin, talagang dinurog yung aking buong pagkatao. Talagang yun po yung nangyari, yung po kayang confidential informant kung sakaling ipapatawag. Ngayon, ang mga alagad ng batas, kahit yung mga media, no, yung mga yan, yung kanilang mga balita o kanilang mga trabaho, lalo sa law enforcement, may mga, may malaking bahagi. Malaking bahagi yung mga kanilang mga sources o confidential informant. Itong mga ito, tinaya nila yung kanilang sariling, buhay sa paglalahad ng mga, mga pangyayari. Pero ang kasunduan sa pamamagitan nito ay iingatan yung kanilang pagkatao, kanilang pagkakakilanlan. Kapag ka ito ay nilantad ko, magiging hindi na ako katiwa-tiwala. Biluin ninyo. Ako'y pinagkatiwalaan ng impormasyon. Di po ba? At yung impormasyon na ipinagkatiwala niya ay maglalagay doon sa pagkakulong ng mga tao na kaibigan, kamag-anak, o anumang relasyon na meron sila, no? Noong kanyang mga itinuturo. Kapag ito ni-reveal ko, sino pa ang magtitiwala sa mga law enforcement agencies na magbigay ng impormasyon? Kagaya din sa media, sino pa magtitiwala sa mga media kung i-reveal din pala ang mga sources? Wala na magtitiwala. At hindi lang basta pagtitiwala ang masisira rito, kundi mamamatay, mapapahamak ang sino bang confidential informant na nagbigay ng impormasyon sa mga katulad naming mga alagad ng batas. Ako, dati akong alagad ng batas, kaya sabi ko nga, itong confidential informant na ito, total nagbigay naman ito. Kung sakali yan, makuha naman nila nandyan, at naipahin sa korte, sabi nga ni Senator Bato, yan, nandun pa naman pala yan, di public document. Opo, totoo po yan. Kung yan, public document at natuloy yan, ginamit sa application ng search warrant, kung pwede naman po yan tawagin, pero discretion po yan ng judge. Ng korte yan. Opo. Yung judge po, siya po yung magpo-protection dyan, magbibigay ng protection. Kasi kung yung kanyang salaysay na na-reduce doon sa deposition of witness or sworn statement, nandun naman yun, isa-certifikahan po ng judge yan kung merong materiality doon sa kaso. Yes. Yun naman po yun. Kasi hindi naman mag-i-issue ang judge kung wala naman siya makita ng probable cause. So, pag makita ng judge na may probable cause, mag-i-issue ng search warrant dyan. At yun na yun ang magiging certification ng materiality na i-issue ng judge para doon sa tao, para ma-admit siya sa witness protection program.
Yes, sir. Forward na ako doon. Sabi ko nga kanina sa vlog ko, grabe yung mga revelation doon, yung mga na-raise mong issue. So yung pinaka nagtatak sa sambayanan, yung ni-reveal mo na mayroong bribery, okay, na ginapang si Lisa Marcos at itong certain James Kumar. So ikwento niyo po sa amin, kasi hindi rin masyado yun nabigyan ng highlight. Parang binabrush off lang nila yung issue. So, tama po ba ang narinig namin doon sa Senate? At ito ba'y mapapatunayan mo just in case kung talagang hanapan ka nila ng ebidensya? Natutuwa ba na may taong tumawag sa'yo na nakikiusap mula ang utos galing kay Lisa Marcos at papunta dito kay James Kumar at gumamit ang mga tao na kayo ay inoofera ng something at ang nagbiro nga kayo, sabi nyo nga, ang hiningi nyo ay nagbiro ka ng parang loto. Loto kaya? Kasi siguro that sinabi mo yon para sa akin, candidly, dahil nga isa mga issue din na loan better sa loto, ano? E kwento nyo yun, sir, sa amin. Ay, hindi binawi ko po, ha? Hindi ko po sinabi sa inyo. Sa Senate ko po sinabi. Oh, yeah, sa Senado. Yan, yeah, sinabi ko ba? Hindi binawi ko po, hindi ko po sinabi sa inyo. Yeah, sa Senado. Yan, nga, sa Senado, yung napanood namin kagabi, ay kanina. Sorry, medyo bangabangad na, madaling araw na dito, umaga na pala. Maliwala, sa Senado ko lang po nanipin yun. Ulitin ko po ulit. Sinabi nyo sa Senado kanina, okay, na mayroong gustong mag-bribe sa'yo at umiiyo na, huwag na lang kayo sumipot doon sa Senate hearing. Ano po ang totoong kwento nun, sir? Dito, ngayon. Ganito po yun. April 30 yung hearing, ano, nung Senate hearing yung una, no? Oo. At pagkatapos, kinabukasan, may interview ako sa, parang kay Atty. Rocky ako may interview na umaga nun, parang 11:30. Ngayon, may dumating sa bahay, may bisita akong dumating, dati kong kasamahan. Uh-huh. At yun, no, nung nagkakumustahan lang, maya-maya, ang sabi niya, tumatawag sa akin si Picoy, o yung si Eric Santiago, na ang alam ko, taga Napol Commune, ano? Kailan niyo yun? Kailan niyo si Picoy? Ako, namit ko na yun. Namit ko okay, na. Okay, namit okay. ko na sa Napol Commune nung araw yun. Tapos ang sabi niya, sabi niya, video call tayo. Video call. Kaya, video call tayo. Tapos sabi ko, tayo na, huwag na muna. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, nung lumabas na yung ano, pare, may ano ko ba, may camera. Yan naman, nahagip naman ng CCTV. Sa bahay niyo? Oo, sa bahay namin. Okay. At yung CCTV kasi namin, may audio yun eh. Okay. Ngayon, sabi niya, si Jonathan, napalad ko, putya. Sabi niya, ganun, ganyan. Tapos sabi nga nung ano ko na hindi naman niya gusto yun, na ano lang yung tao, nagulat nga yung tao. Kaya, tapos, sabi niya, tulungan natin. Tapos, later on, pumupunta na yung usapan na sinabi niya, nakausap niya na yung asete na no, James Kumar, yung Kumar, Bombay. Kasi okay. Bombay, sino yung Bombay na ba't may Bombay? Tapos okay. Yung nga, ang inaano, meron siyang katriway, may katriway siya, itong James Kumar, at yung, ano, may binabagit siyang Lisa, at saka siya. At inuusap nga na ang patahimikin na lang, huwag na ako magsalita. Hangkat maaari, huwag nang aatin doon sa, ano nga po, no, sa hearing. Opo. So, sabi niya, hindi sasabihin ko, paparating ko. Kahit na katabi ako nung kaibigan ko, hindi niya sinabi na nandito siya sa bahay ko. Oh, kaya, Sir, kakat ko lang kayo. So itong kaibigan mong pumunta sa bahay, naririnig mo tong usapan nila? Opo. Three-way narinig mo? Okay. Opo, dahil naka-video call, malakas naman kasi nahagip nung camera yung audio eh. Wow. Nahagip eh. Kaya nga sabi ko, tapos ang mga narinig ko dyan, tulungan natin. Madali lang naman yan, madali naman. Ikaw yung tutulungan? Oo, ako daw yung tutulungan. Okay. Kasi sabi niya pare, kasi ganito yan, papatayin yan. Papatayin daw ako. Dahil nga doon sa ano, ang pinagtatakunan, ba't ako papatayin? Eh, ako yung nag-imbestiga lang. Kung yung sinasabi ng PDEA na hindi naman totoo ito, itong mga dokumento na ito, ganun din yung sinasabi ni Senator Jinkoy na gawa-gawa ko lang to. Ang sinasabi niya at yung credibility ko ay questionable. Bakit magkakaroon na gusto akong kausapin ng isang James Kumar sa labas? Kung saan man yung ano. Kaya nga sabi ko, kung gusto niya kausapin, dito na lang sa bahay. Ngayon, yung pag-uusap na yon, nagkaroon pa ng mga parang negotiation, kuyang, papay ka ba, ganyan, sabi ganyan. Tapos, sinakyan ko naman, sabi ko gano'n, sige, basta dito sa bahay. Tapos, tila nagbago sila, nag-iisip na baka naman tantad ng CCTV o camera yung bahay. Tapos, ganyan. Ilan pa yung mga conversation namin? At yung nga, ang sabi ko nga, kahit naman, ano yung hingin mo, yung kung ano gusto mo, ibigay. Loto. Sabi ko, loto ano. sabi ng di man nitong si ano nung Picoy. Sabi natin, pa inaantay nga nila, sabi ganoon. Inaantay nila. Nalaman ko lang ako si yung Lam, yung pala si ano rin pala yung Lisa Araneta Marcos. Ito po sila, sir. Si James Kumar at saka si Lisa. Nasa okay. Dakwart sila. Yan po sila. Ibig sabihin magkakilala talaga sila. Magkakilala po sila, ayan sila. Kaya nga ang tanong ko doon kay do sa kaibigan ko, kuya, hindi kaya ano kaya yan? Gaano ko totoo yan? Sabi niya gano'n, nakilala niyo talaga itong si James Kumar. Hindi, kilala namin talaga yan kasi dati pa namin kilala yan. Kaya lang, nung mga nakaraan, iniiwasan kami yan. O iniiwasan pala kayo, sabi ko gano'n. Hindi, biglang sumulpot, biglang kinontak itong si Picoy. Dahil nga dyan sa, ano mo na yan, dahil dyan sa problema mo na yan, dyan sa, ano, no, Senate investigation na yung sa PDEA leaks. Alam niyo, sir, mga,
siguro may mga nagsasabing tao, wow, napakaswerte naman ni Jonathan Morales, 'di ba? Na may offer pala sa kanya kahit anong hilingin niya, 'di ba? At nag-joke nga kayo na oh, pwede bang parang lotto something something. Parang napakaswerte ninyo. Pero bakit mas pinili niyo po, sir, na magsalita kaysa sa offer nila na name your price o name it whatever? Una-una, ang taong bayan ng ano dito eh, mahirap lokohin ang taong bayan. Ang sa akin ano, sinasabi nga ni ano no ni Senator Chinggoy Estrada. Ang dami mong kaso, ang hirap mong pagkatiwalaan. Eh, yung mga kaso naman niya, tukulang naman sa mga trabaho. Uh-huh. Yung kaso ko dito sa Village, nangyari yan dahil ako'y presidente. Uh-huh. Ng Village? No, kanina nga eh, namumukaan ko yung abogado eh, ni Maricel Sariano. Kasi Maranan? Ako, yung attorney Maranan ba yun? Hindi ko alam kung yun ang pangalan nun dyan sa abogado na. Sabi ko nga, masulat ko yun eh. Okay. Parang anyway, natatandaan ko, meron kasi akong, ano no, meron kasi akong law office na pinailan ng disbarment. Okay. Meron akong pinailan ng disbarment, ano? Ngayon, dahil may ginawa sa akin ito, na-violate yung aking constitutional rights. Ngayon, sa kasamang palad, yung ano, no, yung pinail kong disbarment sa law office na yun, doon sa mga ano na yun, na-dismiss. Pero, yung isa sa ano, no, kasamahan nila, yun, pinag-commenta ng Korte Suprema. Uh-huh. Nag-commenta. Dahil pinailan ko nga din ng, ano, no, ng disbarment dahil doon sa mga ginawa rito. At yun, yung abogado na yun, na kung hindi ako nakakamali, yung abogado kanina, kasamahan. Kaya na, nagulat ako nung sinabi ni Senator Grace po, meron daw folder na pinamigay sa kanila. Sabi ko, bakit tayo sali dito yung mga problema doon sa Village? Kasi dito sa Village namin talagang napakaraming mga naging hindi, ano no, na ano ko dahil nga doon sa pagpapatupad ko ng ano mga rules dito eh. Kasi sir, yung opo. Sige. Yeah, di ba private 'yun? Di ba private yung I mean private documents 'yun eh. Di ba? Public oh, po 'yun, public. Ah, public. Public so, okay, kasi, lang. Opo, ah, okay lang. Okay. Okay. Go ahead, sir. Na isang pala sa mga ano 'yan eh. Ngayon, kung makikita nyo, halos lahat ng mga ano no, ng mga agay sa akin dito, eh sila yung kliyente, yung law office ko. Wow. Oo. Kaya nga sabi ko, parang kilala ko tong ano ah, tong babae na to. Hindi lang konsigurado ah. Pero kung yun nga ang pangalan doon, eh ito yung isa doon sa mga pinasuhan ko dahil nga na-violate yung aking constitutional right. Sa akin, bilang ano no, bilang isang tao no, hindi naman din ako papayag na hindi kung maargabyado ko, hindi naman din ako papayag na hindi magsampan ng kaso. Kasi yes, ginagawa sa akin yan eh, ginagawa eh. Hindi pa pwede hindi ako magsasampan ng kaso para naman maalagaan ko yung aking karapatan bilang tao at ginagarantiyan naman ng konstitusyon yan. Sir, alam nyo, majority naman ng taong bayan, alam nila na ang nangyari doon sa Senate hearing is more on character assassination at para durugin kayo. Ano naman po, bukas ang isipan ng taong bayan at majority ay umaayon sa inyo. Pero nung narinig ba ninyo doon sa usapan, habang yung kaibigan nyo, kakilala nyo na pumunta sa bahay ninyo, na may ka-3-way siya, naka-video call, na sinasabi, oh, di ba, tutulungan ka na lang, you know, name your price or I mean, kung anong gusto mo, tapos nabanggit ang pangalan ng First Lady, Lisa Araneta Marcos. Okay, ang tawag ko nga po dyan, first kidnapper. But anyway, so nung narinig nyo po yun, na pangalan ni Lisa Araneta Marcos, na siya ang mastermind o nag-uutos na kayo ay bayaran, that moment, dalin mo kami sa panahon na yon, ano yung pumasok sa isip ninyo at sa puso ninyo? Ganito na ba talaga sila ka-apektado? Kasi, kung ano, no, kung, ipagpalagay natin, ano, kung itong pangyayari na nagdidepict dun sa limang litrato, no, eh kung matagal lang nangyari ito, mm-hmm, at hindi na ginagawa, wala silang dapat ipag-alala. Kasi pagpalagay natin dati na yan eh, dala ng kahinaan ko yan, dala ng kahinaan ng aking ano no, pagpapasya at ako eh inaamin ko nalulung ako diyan kung ganun yung sinasabi. Ang taong bayan naman mapagpatawad eh. Basta mapatunayan lang na hindi mo na ginagawa uli. Hindi po ba? Yeah. Kung nga yung mga ano no nahalal ng bayan na na-convict ha, ng bribery, tinanggap ng taong bayan. Eh yan pa ang Pilipino mapagpatawad naman. Mapagpatawad. Ngayon, kung yan talagang hindi na ginagawa, walang dapat ayusin, walang dapat arregluhin. Yes, sir. Wala so, dapat arregluhin. Kasi unang-una, makakasuhan ka pa ba? Hindi ka na makakasuhan dyan sa kung ano man nagawa mo nang nung nakaraan, hindi ka makakasuhan. Unang-una, gaano ka nakakasiguro at mapapatunayan mo na talaga illegal na droga yung sinisinghot ng mga panahon na yun. Kaya nga. Di ba? Hindi rin, di ba? Ang ano lang naman po dito is yung mapatunayan na malinis. Kaya ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng ayusan? At bakit itong tao na to na James Kumar eh papasok doon sa ano no, sa equation? Yes. James Kumar plus itong certain Lisa o First Lady no, o Lam, napapasok. Ma, iniisip ko, ano ba 'to? Gawa-gawa lang o ano, masyado na makatang ano kasi para magkaroon ng equation na ganyan at ang subject ng ano no ng Senate hearing nito ay yung PDLX na patungkol doon sa ano no classified information na nakalagay doon sa classified document involving yes, doon sa politician na si Bongbong Marcos at saka yung actress na si Maricel Soriano. Kaya sabi ko, mukhang ano no, mukhang malapit sa katotohanan. Yes sir. Mag-agree ba kayo sa akin at yun din ang sentimiento ng taong bayan na since na-expose nyo to sa Senate hearing na may certain lam, Lisa Araneta Marcos, the First Lady, na willing kang bayaran para wag ka lang umaten sa Senado at bumaliktad ka na o whatever kung anong condition pa ang ibibigay sa inyo. Tama ba na ipatawag siya? Kasi wala siyang immunity sir eh. Walang immunity ang First Lady. Tama ba sa tingin ninyo na pwede na ipatawag itong si Lisa? Kasi nabanggit mo sa Senado na papatawag si James Kumar. Pero yung First Lady, hindi eh.
hindi nabanggit na ipapatawag siya. Alam niyo, parang naaalala ko kanina yung sinabi ng senador kanina na parang ang daming mga pangalan na parang ganoon ano. Eh, yeah. Ano magagawa ko? Eh pumapasok sila kagaya no doon sa ano no sa mga dokumento, di ba? Yes. Tapos ito yung ano no, yung mga binanggit ni ano no ni Picoy o ni Eric Santiago nung kausap niya yung kaibigan ko doon sa cellphone. Siya ang nagbanggit eh. Siya ang nagbabanggit. At bakit naman magbabanggit ng mga taong ganun na makikipag-ayos sa akin? Parang ang nangyari dito, parang tumatayo sa broker. Parang broker yung eh, parang middle man. Yung ano, nasa telepono. Ah, nasa telepono. Okay, kasi, okay. Ang tanong ko rin doon sa kaibigan ko, bakit siya lalapitan nitong si James Kumar? Hindi, kuya, kasi ano yan, kilala yan, malalim yan, maraming kilala. Maraming kilalang mga, ano yan. Tsaka talaga ako personal, na namit ko rin yung James Kumar na yan, sabi niya ganun. Kaya nga sabi ko, eh, bakit siya? Eh, yung nga eh, eh nagtatanong, naghahanap. Sabi nga, yun, sinabi naman ni Picoy, naghahanap ng ano. At saka, ang inaano, may kapatid siyang Pideya eh. So, yun yung ano kaya ako kahit ako tingnan. Sino ang may kapatid ng Pideya? Sino si may kapatid? Ah, si Picoy. Ah, okay. Kapatid ng Pideya agent. Kaya kapatid siya ng Dragon Force Officer o Pideya agent. Kaya nga, ang ano ko na lang na ano, ibig sabihin, kaya siya nilapitan nitong si James Kumar dahil alam na may kapatid siyang Pideya. Oh, maari ganoon na nga, pero kilala talaga niya 'yan eh. Sir, alam niyo ba? Alam niyo ba na itong si James Kumar, na vlog ko 'to few days, I think 2 days ago. Kasi na research ko, may nagtimbre din kasi sa akin. Bago pa po kayo tumestify sa Senado, hindi ko alam kung sino 'tong mga puting ahas na randomly nagme-message sa akin. At binanggit nga po si James Kumar. So, ginugol ko po siya, ni-research ko siya. Siya po ay secretary ng Volunteers Against Crime. Kaya nga po kinakwestiyon ko ang VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, na bakit tahimik sila, and also yung kanilang presidente. So, secretary po ito. So, sa tingin nyo ba, I don't know, mag-agree kayo sa akin, ang VACC kaya tahimik na supposedly lumalaban sila sa crime and corruption kasi ang secretary nila si James Kumar? Hindi ko alam kasi unang-una no kilala ko si ano eh sila Kadante, sila Kabobot, yan sila Boy, Tata Boy. Kilala ko yan mga yan ano personal kilala. Oo, kilala nila ko eh. Mahirap naman siguro no kung mag-ano tayo na okay, sila nananahimik. Apo. Pero siguro mas magigay. Matanong niyo sila. Matanong niyo sa akin sila kung ano yung ano no, kung nananahimik pa talaga sila o okay. O hindi lang talaga nakakarating sa kanila yung ano. Siguro bigyan natin din sila ng benefit of the doubt. Yes, hindi man nagagalit sarili nila. Tawagan ako VACC, you know. Pero ito lang po yung aking email. You know, kung talagang lahat tayo dito ay para sa taong bayan, hindi niyo ako kalaban. Ako lamang ay isang sugo ng aking taong bayan dito. Yan, yan. Kumbaga mouthpiece na ako. At sir, moving forward, okay? Napakaganda. Although gusto kang ginang-up ka doon, pero tumayo ka, sabi ko nga, you stand tall. Nanindigan ka. Nandoon yung presence of mind mo. Nandoon yung spirit mo na talagang kailangan masabi mo yung dapat mong sabihin. Isa sa pinaka maganda din, yung tungo sa more than 2 minutes na drug test na at least na pag-usapan. Gusto kong tanungin sa iyo, nung binavouch ni Pideya Chief Lazo na kaya daw po 2 minutes yung drug test ni Marcos Jr. kasi daw negative at based daw yun sa some certain karyon. At nanindigan po kayo doon eh, na hindi chemist yung karyon na yun eh. So pwede nyo bang i-elaborate sa amin kung kilala nyo si karyon at ano yung opinion mo doon sa sinabi ni Lazo na parang siya yung nag-aabogado o siya yung doktor na nagsasabi na oh kaya 2 minutes yan kasi negative. Alam nyo po, no? Si General Lazo po yung nagbangkit kay Director Derek Carrion. Patungkol po doon sa sinasabi na pagka 2 minutes, eh, ibig sabihin negative. Ang sa akin, no, sa munti ko pong kaalaman, pagka ho ang mga ganyan, ano, eh, kailangan ng scientific method, ang dapat naglalabas ng, ano, no, ng patotoo ay yung mismong mga chemist. Or doctor or medical technologist. Chemist, chemist na nag-examine yan. Kasi okay. Ang ano po, yung yan po, yung dumadaan po sa, ano, no, pagsusuri o pag-examine sa laboratorio. Yan po, may mga proseso po dyan. Pero kung sasabihin lamang, sabi ganito, eh hindi po kapanipaniwala yun. Dapat, ang magsasabi niyan, ay yung talagang chemist at isang lisensyado para dyan. Kung sabi lang ni ganito, ay hindi po kapanipaniwala. At hindi po bagay sa isang director general ng PIDEA na magsasabi ng mga ganitong, ano, no, ganitong paniniyak na wala namang sapat na scientific kong basihan katulad ng mga chemistry report. Yeah, actually ito yun eh, yung BBM test, ayan. Nakita niyo ba yan? Actually, ang pumirma po dyan, doktor ng St. Luke's. Ayan, yung, ayan, nakita niyo yan, doktor ng St. Luke's. Ito po ay inilabas mismo ng kampo ni Marcos Jr. So, sabi nga ng taong bayan, kung matino talaga yung ating committee, dapat ipatawag itong pumirma. Ito si Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim, head of the laboratory, and also yung analyst na si Jereza Reyes. So, ayan po yan. Ayan pinapalabas nga po nga eh, dahil nga, komo doon sa letterhead, Department of Health. Pero, ang parang, ang pinalalabas po kanina, eh, yan, eh, ano, no, yung gobyernong, ano, pang-publikong, ano, no, public record ano, yan eh. Opo. Hindi, kumbaga sa ano, meron kasing ano, yung DOH talaga, yung Department of Health, ano, kaya yung San Lazaro Hospital, yeah, yung Reyes Memorial Medical Center, yung, ano, no, Philippine General Hospital. Yan ko, St. Luke's.
St. Luke's, po yan eh. Opo, sa St. Luke's. Kumbaga sa ano, kahit naman po sino ang tumingin dyan, sa loob ng 2 minutong proseso, parang ano po ang ginawa dyan? Hindi kaya, ano yan? Hindi ko kaya nagkamali, maternity, ano yan? Yung pregnancy, test? Yun nga po ang sabi ko, sir. Yun ang sabi ko. So, sabi nga natin, sabi nga ni Lasso, kaya 2 minutes negative lang, parang pregnancy test nga yung ibig niyang sabihin. Actually, tignan natin dito, no? May pinusa ko in the past, ito, yung kay Inday, hindi? Ang sinasabi kasi ni Lasso, na kaya 2 minutes kasi negative. Si Inday Sara ay nagpa-test po noong November 24, okay, 2021, siya po ay pumasok sa, saan siya nagpa, sa Department of Health, HI Precision Diagnostics sa Davao siya, si Inday. Ito po yung kanya, no, Inday Sara. Medyo blurred lang, but anyway, basahin ko na lang. So kay Inday, nagpa-drug test po siya ng November 24, 2021, pumasok siya dito sa, sa laboratory na to, ng 10:58 ng umaga, AM. Tapos lumabas po ang result niya, report date time, the same day, pero 3:26:05 p.m. So 11, 12, 1, 2, 3. It's like 4.5 hours after. Eh, negative din si Inday. And also, sir, ha, just to, for your information, hindi lang yung coke or pulburon test, you know, that's my word, no? Hindi lang yon ang pinatest ni Inday. Marami, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 na different kinds of illegal substances. So, inabot siya ng 4 hours at lahat po yun ay negative. Alright? So, si Marcos, although isa lang, 2 minutes. So, yun lang, just to prove a point here. But ano po yun? Napakaganda dahil nabuksan yun at talagang nabigyan ng emphasis. So, isa pa po doon sa, kung may dadagdag pa kayo tungkol sa drug test bago ako mag-move forward. Ang ano ko nga po doon, maimpitahan sana, yung mga yung doktor, yung chemist, at saka yung, kung sino man yung admin assistant dyan, para doon sa maipakita kung paano ba pinrasis yan. Sa mga ganyan, sa mga drug test, may mga sinusulat dyan, may mga sinusulatan eh. Uh-huh. At so, sa mga logbook, nakalagay dyan, kumbaga sa nandyan yung kung sino yung nagpa-drug test ng ganitong oras, sino yung ganito, di ba? May mga kung ano yung makumasok na transaction dyan. That's dapat, true. Meron dyan, kasi pagka ganyan, merong drug test na kinandak, dapat physically present yung mismong nagpa-drug test. Mm-hmm. Hindi po pwedeng, may representative lang, may dala siyang urine sample, tapos yun na lang yung kagad i-test. Dapat yan, may proseso, di ba? Pagka magpapa-drug test ka, kung ilang papel, logbook, yung susulatan, bago ka makarating doon sa, di ba? Yeah. May mga ginagawang ganoon. Dapat, magkaroon lang validation o investigation para dyan sa na yan. Kaya nga, nagkakaroon tuloy ng pagdududa ang taong bayan, pagka ganoon, yung nagiging sistema, at pagka ganoon din yung, nagiging attitude ng mga nagpapatupad ng batas. Kaya nga, hindi naaalis sa nabubuo sa isipan ng tao na nagkakaroon ng cover-up, nagkakaroon ng sampuatan. So, yun yung, yun ang mahirap doon. Sir, I don't know kung napanood nyo, no? I think, the other kahapon yata nangyari yun. Tinanong si Marcos Jr. kung anong masasabi niya sa pagkadawit ng kanyang pangalan with Marcel Soriano na siya ay gumagamit ng white powdery substance o pulburon. Tumawa lang po siya, sir, eh. Hindi po niya sinagot. Tatawa-tawa lang siya, as in wala siyang sinagot. Ano yung opinion niyo doon sa tawa-tawa ng presidente? Wala. Kumbaga sa sa totoo lang, nakakatawa rin talaga yung biro niyo, presidente, tapos ganun ang isasagot sa isang seryosong tanong. Pagka, yung tanong na ganun, ano masasabi niyo na kayo daw, sangkot sa illegal na droga. Napakaseryoso yun, tapos itatrato lang niya na ganun kababaw, mukhang may problema. Noong in-interview siya sa Australia ni Sarah Ferguson, tinanong din siya kung ano masasabi niya sa korupsyon ng kanyang tatay at tumawa din siya. But anyway, moving forward, sir, pinakamaganda din na napatunayan mo sa Senado na totoong may nakausap mo yung Dave Curioso at saka si Francia, Director Francia. Inamin nila doon na yes, nagkausap kayo, si Dave Curioso ay nasa opisina ni Director Francia. Na ang nakakuha kong impormasyon, itong si Curioso ay hindi na po nagtatrabaho sa PDEA. So tama po ba kung sa pagkakatanda ninyo, dahil fresh na fresh, nung tumawag itong si Dave Curioso ay nasa opisina siya ni PDEA Director Francia at kinausap ka na pare, kuyang, wag na lang natin itong, wag na tayo umamit, i-deny na lang natin. Tama po ba? Nung nag-text siya, sinabi niya sa atas, pinasa niya sa akin yung dokumento at saka yung video, yung vlog. Video ko? Okay. Ngayon, nung tinawagan ko siya, sabi niya, kuya, ito, andito kami sa opisina ni, ni Tata Abe, yung nga si Director Francia. Yes. Yung kanyang, sabi niya, sige, magsalita ka, may nakikinig sa'yo. Sabi nga niya, may nakikinig. So, may tinatanong ako, may sumasagot. Yung nga si Director Francia. Mm-hmm. Si Director Francia may sinasabi, sumasagot ako. So, hindi po pwedeng, kaya nga, doon pa lang nagkaroon na ng exchanges ng conversation. Kaya lang sabi, nga, niya, itinay na lang para wala ng gulo, para hindi na magulo. Itinay na lang. Kung ako, itinay ko yan. Sabi nga niya. Yeah. So, nasa labas ka naman, ako director na. Director na ako, ikaw nasa labas naman, maawa ka naman sa akin. Yun naman yung, kung nagkasa sa akin,
Teka, ang ano ko, kayo nandyan, ako andito. Kung baga sa ano, bumaba Bongbong Marcos, kung bumaba ganyan, ilalaglag nyo na lang ako. Ako na lang. Ako na lang, parang kung baga sa ano, hindi nyo alam. Alam nyo sa totoo lang. Pero ano no, kagaya niyan yung ano no, yung kaibigan ko ano na nagparinig nung video ko, yung nagkaroon ng video ko. No, sabi nga niya, nanghihinayang yung mga tropa. Mm-hmm. Bakit nagkaganoon yung ano, ang ganda ng samahan niyo doon sa IIS? Yes. Bakit uh-huh. bakit nagkaganoon? Yung ang ano no, kaya nga sabi niya kung meron lang sana nagsalita kay DJ Lasso o kay ano no, kay Director Bitong o kung sa kanino man na o patawag na lang natin si Rizzi Morales para pag-usapan na lang. Para at least kumbaga sa ano, nagkaroon ng damage control, parang ganoon yung sinasabi. Kaya nga sabi ko wala, hindi na eh, ako ang tagal ko nag ano eh, umabot pa nga ng ano eh, di ba, from ano no, from April 2 to April 7 yung nga ang napagdesisyon na ng pamilya ko na magano ka na lang, magsabi ka na lang to, sulatan mo na lang itong ano no, yung PDEA, yung DG PDEA, para paliwanag mo kung ano mo. Kaya lang do sa pagsulat ko na yon, naging iba naman yung naging pagtrato. Maari hindi alam ni General Lasso talaga yung patungkol diyan, maari kasi bago lang siya diyan eh. Ang isa doon sa tinitingnan ko diyan, mukhang pinagtaguan talaga siya, pinagtakpan. Kumbaga sa ano, para lang, baka ano pa tayo itong sabihin, tayo pa ang ano niyan, di ba? Kumbaga sa ano, ako nasa labas, ako ang na-blame. Yeah. Yan, hanggang sa nangyari, napanindigan na, hanggang sa eto na, ako yung na-blame, ako yung nasa labas, ako ngayon yung para hindi, ano no, para lumabas na ito, eh, gawa-gawa lamang, yun, sinisira na yung credibility ko. At ang ano sir doon, itong si Dave Curioso, na inaanak nyo pala, kasi nasa banggit nyo doon, kaya ano yung role niya, bakit siya nasa loob ng PDEA office ng director, although yung asawa nga niya doon nagtatrabaho, pero sa akin, bilang isang manunuri dito na nakikinig sa inyo, kung hindi nila, kumbaga, dinideny nila na wala silang sinabi na ganun, eh bakit sila tumawag sa'yo? Ako tumawag. Ah, ikaw ang tumawag? Ako tumawag. Ako, kasi dahil sinendan ka nitong ano, video. Ako tumawag. Ano, babagoyin ko yung tanong ko, sir. Babagoyin ko yung tanong ko. So kung wala silang kinalaman, okay, dito sa pre-op and auto-op na yon, bakit nila tinext sa'yo yung vlog ko at yung document? Ayun nga, ang inaano nila, sabi nga, kuya, tignan mo, ito ganyan-ganyan. Tignan ko. Tapos yung pirma nga, sabi nga ni Senator De La Rosa, pirma mo, hindi mo na yung kilala, di ba? May takip eh. Tinakpan ko yun, intended sabi ko yun. Tinignan ko maigi, sa totoo. Tinignan ko, yun naman ang ano ko eh. Nung ma-realize ko, sabi ko, parang ako itong ano ah, teka muna, parang ako to. Sabi ko, ang tagal na eh. Hindi naman biro, 10 taong mahigit. Yes. 10 taong mahigit na nangyari yan. Hindi naman ganun ka, ano na, daling ano, no? Sabi ko naman sa kanya, ano na lang natin? Deny na lang, para wala nang gulo. Yun yung sagot niya. Ako, itinignan ko yan. Kaya nga nung tinanong siya, di ba, sabi ko, ikaw na magsabi. Yes, diba? Yes, sabi yes, niya, hindi raw kami nag-usap. Hindi raw kami nag-usap. Pero sabi ko, isa nga may sabi na i-deny na lang eh, para hindi na magulo. Sa unang diba? Hearing. Tapos ang sabi niya, may nasabi nga raw niya yon, pero sa ibang taga-PDEA. Hindi raw sa akin. Na i-deny na lang. Parang, bakit naman niya sasabihin sa taga-ibang PDEA, kung sino mang tarpulan, na i-deny na lang. Eh, sino yun? Eh, ang subject po kayo eh. Kayo yung pumirma. Yung, yung cellphone, naka-speakerphone, ako, ang may hawak ng cellphone na naka-speakerphone, si Curioso, at yung isa, siya. Yes. Yun din sabihin din ang pinalalabas niya, meron daw siyang ibang kausap. O, ako yung sumasagot sa tanong mo. Ikaw yung sumasagot sa tanong ko. Ano yun? Sir, sabihin, so, nagsasalita ako, sumasagot kayo pala. Iba pala yung kausap mo. Nagsasalita ako, sumasagot ako. Ibig sabihin, hindi pala para sa akin. Ibig sabihin, ganun ba? Eh, sinasabi mo, may nasabi nga akong ganun. Pero, sa pagkakatanda ko, sa ibang taga-PDEA. Yeah. Obviously, sir. Eh, alam naman ang taong bayan na sinungaling sila. Alright? So, maraming salamat sa inyo dahil talagang sabi ko nga hindi kayo nagpatinag sa pag-atake sa inyo, pag-intimidate sa inyo. At yan po yung mga kailangan ng taong ng Pilipino na marunong tumayo sa prinsipyo at pinaglalaban. Sir, you know what? Kami dito, no? Nag-aalala kami sa inyo. Kumusta po yung kabuhayan nyo, Sir Mr. Morales? Naapektuhan ba? Paano kayo? Nabago ba yung buhay ninyo in a better way or sa masalimuot lalo? Dahil sabi ko nga, I'm so sorry na nadrag kayo because of my expose. Pero kasi ito po kasi yung katotohanan eh. So, nalulungkot ako bilang isang kapwa nyo Pilipino na maaari kayo ay naapektuhan ng inyong pangkabuhayan. Kumusta po kayo, sir? Na ito, talagang ano no, dislocated talaga ako dun sa normal na pamumuhay. Yung mga dati ko na gagawa para makapagdagdag dun sa ano no, sa kita na pang ano no, pang bahay eh talagang wala na ano no, dahil siyempre una-una ang isa sa mga pangunahing ginagawa ko ay yung nagtuturo po ako eh. Teacher? Nagtuturo po ako yung mga special courses sa mga oh, okay. Kaya hindi ko na po sasabihin, hindi ko na po detalye, pero isa po yan sa mga ano ko. Kaya lang ngayon talagang limitado na yung aking mga pagkilos, kaya wala, kagaya niyan may nag-o-offer sa akin at sinabi naman na napapatayin talaga no, papatayin ako. Kaya sa akin naman wala namang ibang tao no na po pwede na mag-interes sa buhay ko kundi yung ano no subject, yung si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos. Yes, dahil sir. Na
dahil nga doon sa pagkaka-imbestiga ko, pagkaka-reduce ko ng estate confidential informant, yung nga, pinipilit ako na nasabihin kung ano yung ano, no, pagkakakilan lang doon sa ano, no, doon sa confidential informant. Hindi ko po nga sinasabi dahil nga kahit po sa hukuman, ilang beses na po ako umupo sa hukuman, pero hindi po ako na ano, no, na require ng korte para sabihin kung sino yung naglaglag doon sa manahuli. Hindi po ano kaya yan kung sa Senado, talagang ako po hindi kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari dito sa confidential informant. O ako nga po mismo nakaranas na ng pang-iinsulto, pang-lalait, pang-aalipusta, pagsasabing sinungaling, talagang halos ipako na ako sa cross. Kung po pwede nga lang lulubog ako doon sa kinauupuan ko, lulubog talaga ako, malulusaw ako eh. Yeah. Kaya confidential informant. Kaya yan, talagang limitado. Kaya nga itong ano, no, sabi ko nga, walang ibang po pwede mag-i-interest sa akin kundi si Pangulong Marcos. Ganon din yung kanyang mga ano, no, yung kanyang mga kaalyado, Alipores. Oo, kanyang mga, kasi sila po yung may kapabilidad, kahit sino pwede niyang utusan. Mapa ano, no, yung lahat ng mga nasa ano, no, nasa ilalim ng kanyang pamumuno, kaya niya utusan po yan. Kasi hindi na po imposible ngayon eh, dahil marami na po ako nakikita at nababalitaan, napapanood na talagang harap-harapan, hayagan, talagang binabaliwala na po ang ating mga batas. Exactly. Marami na pong nababiolate yung mga ano, no, constitutional rights. Yes. Marami na po. Kaya nga sa akin, walang ibang may kapabilidad kundi isa lang. Kung may mangyari sa akin, isa lang talaga. Isa lang talaga yan. Kaya ako, sabi ko nga, walang iba na maaaring may ano, no, may kamay. Yes. Gagawa sa akin niya kundi siya lang at yung kanyang mga ano, no, Alipores. Alam niyo, sir, kung tutusin, kung pera-pera lang kayo, tinanggap mo na sana, 'di ba? Kasi kahit ano pwede mong hiningiin eh. Ang sabi sa iyo, 'di ba, nung nag three-way doon sa bahay niyo, 'di ba? Nag-joke nga kayo, loto, parang ganoon, pero pinili niyo magsalita at pinili niyo maka-attend dito sa May 7, ito nga kanina na hearing na ito. Doon po nanindigan kayo at hinangaan namin kayo. Kaya sabi ko, ako po ay talagang laging umaapila sa akin mga followers, lalo na yung mga taong inaapi katulad ninyo. Somehow, meron po akong guilt feelings dahil akong na-expose dito at nadamay po kayo dito, nananahimik na kayo, sabi nyo nga, paulit-ulit yung sinasabi. To be honest with you po, may bit-bit akong konsensya dahil dito sa mga expose na ito. Pero ang intention ko po kasi, sir, ay pangkalahatang Pilipino. If you allow me, no, kahit hindi nyo po ako i-allow, gagawin ko to. Makabawi man lang ako sa inyo, sir. I will use my voice, I will use my, you know, my platform to ask help for you. Kasi tulad niya, narinig ko na hindi na kayo masyado nakakalabas, naapektuhan na inyong profesyon. Whether payagan niyo po ako o hindi, okay? Ako po ay magsusumamo sa aking mga kababayan kapag may mga katulad ninyong ginigipit. It's the same po na ginawa ko kay General Macanas, na humingi ako ng tulong financially. Kasi katulad ni General Macanas, kinasuhan siya ng dating chief PNP na si Acorda. Now kayo po, I don't know, I hope walang mga susunod na kaso, mga tanim-tanim, at now naapektuhan ng inyong pakabuhan. Asahan niyo po, sir, sa ngalan, ako mismo, at ang aking mga kababayan, mga OFW, na willing to help you, na nag-extend sila. Actually, nakita ko yung mga comments nila, na tinatanong sila paano sila makakatulong. But I will take care of this. Sabi ko nga, sir, whether pumayag kayo sa hindi, we have to help you. Dahil alam ko, wala kayong security. Wala kayong, walang taong, wala, may bulletproof po ba kayong sasakyan, sir? Wala po, di ba? So, alam niyo kanina, nung sinundo po ako, pinag-bulletproof po ako, talagang sabi ko, ako hindi ako nagsusuot niyan. Pero pinilit po nila. Pinilit po nila na ano, at gawa ng protocol nga daw po. Pero yung po sinasabi nyo, no, ang ano ko po, no, huwag nyo mamasamain. Kasi kahit papano, ito pong paglabas ko na ito, dahil po dun sa paglalabas nyo ng, ano, inano ko lang po yung aking sarili na wala akong kinalaman dyan sa inilabas ni Maharlika. At ako, nag-ano lang, ano, kaya ako lumahok dun sa investigasyon dahil nga sa paniniwala ko na magkakaroon ng, ano, no, magkakaroon ng pagbalangkas ng batas na maari makatulong dito sa ano, no, sa naging problema po dito sa ano natin. Na. Mm-hmm. Kaya yun din po yung ano ko, kaya sabi ko nga hindi ko alam kung ano, napaka-awkward po sa totoo lang, ano, yung pagganyan, dahil hindi ko rin po ano, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano na ano. Di ba, okay, sir, alam ko, kaya ako po kasi ayoko lang, you know, ayoko lang na magbagulat kayo, may gagawin ako dito, pero pinaalam ko sa inyo. Pero whether you like it or not, sir, kasi may independent naman ako, hindi naman to labag sa batas ang gagawin ko. Whether you like it or not, you know, yung mga taong gustong tumulong sa inyo, yayakapin ko sila at we will forward it, you know, to you. Kasi sobra yung ginagawa sa inyo ngayon eh. Panggigipit, wala nga kayong protection. Sabi niyo, wala kayong bulletproof car. Wala. Sino tutulong sa inyo? Definitely, hindi kayo tutulungan ng gobyerno, sir. Diba? Hindi kayo tutulungan ng gobyerno. Nakalagay pa nga sa peligro ang inyong buhay. Ako lang to, sir, ha? Personal ko lang to na pagtingin dahil ako mismo hinaharas ng gobyernong ito. Ako mismo tinamnan ng iba't ibang mga kaso diyan sa Pilipinas. So ginagamit nila ang kapangyarihan. Ako po may death threat. Kung ikaw ay mayroong nag-bribe sa iyo, sa akin din noon gusto may mag-bribe at ang Marcos administration, ang mastermind at yung tatlong death threat ko. So kami dito na lumalaban sa katotohanan, wala po tayong national budget, okay? Na ginagamit nitong mga masasamang damo dito sa gobyerno para gipitin o gurgurin ang mga taong nagsasalita sa ngalan ng katotohanan. Itong mga kababayan natin, willing sila, nakareceive po ako ng mga email, messages, Maharlika, gusto naming tulungan si Agent Morales. So alam ko it's awkward, but this is me, okay? This is me as a fighter here in social media. So, sir, anong in-expect mo dito sa susunod na hearing sa May 13? Ang in-expect ko rito is yung, ano, no,
yung magkaroon ng mukha, yung sinasabi na ano no na Bombay na tinutukoy nung Picoy na gusto akong makausap at okay. Para hindi na magsalita at hindi na maka-attend sa ano no sa 7 ano sa May 7 at yung iba pang mga ano no na natukoy kanina doon sa pagdinig. Nabigyan din sila ng pagkakataon na magpaliwanag para sa kanilang sarili. Mm-hmm. Kasi yun yung ano ako naniniwala naman ako doon sa due process. Kung ako man hindi ako nabigyan ng ilan ng due process, ako naniniwala pa rin ako sa due process kahit nababanggit yung kanilang mga pangalan. Karapatan nila na madinig din yung panig nila. Mm-hmm. Kaya sana maging ganun ano, tsaka magkaroon ng kaayusan. Yung magkaroon ng ano no, kasi unang-una no, kung ako hindi naman ako personal na kilala. Kinilala lang ako dahil doon sa mga kaso. Okay. Diba? Dahil doon sa mga bintang sa akin. Doon sa mga tinanim na kaso. Kung ako itatrato at pabastusin dahil lamang doon sa mga kaso na yan, hindi ba dapat marapat lamang din na ganun din ang itrato? Doon sa mga tumatrato sa mga ganun. Kaya lang hindi po tayo ganun. Kasi tayo po, marunong po tayo magpakatao at marunong din po tayo magpakumbaba. Diba? Yes. Kahit na tayo ay binabalahura, ay sinisikap pa rin po natin na humarap sa kanila na at igalang sila. Yes. Ganun po yung inaasahan ko doon. Kung hindi ko man makakamit yung ganun, wala po akong magagawa. Pero ang taong bayan naman, ay naniniwala ako sa nakikita ko, napakatalino na ng taong bayan. At akala ko nga, lalabas ako sa Senado ng talagang, ano no? Durog. Hindi po. Talagang durog na durog eh. Pero nung makita ko nga ho doon sa, ano, may nagpakita sa akin na yung mga tao na nandun sa labas, na nainitan talaga, ako'y nagpapasalamat din doon sa mga nandun sa Senado na talagang nag-ano po sila, no? Nag-tipon-tipon para magpakita at magbigay ng suporta kahit hindi ko po sila kilala. At ganoon din po yung mga nasa social media, yung mga netizens. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa sambayan ng Pilipino, dahil hindi ko po inaasahan itong pagtangkilik ninyo. Sa kabila ng lahat, ako ay tinaguri ang sinungaling, sinabihang masamang tao, maraming kaso, hindi ka dapat pagtiwalaan. Kung yeah. Ano, talagang halos talo ko pa yung merong syphilis, talo yeah. ko pa yung may herpes. Yes. Talo ko pa yung inuudang katawan. Talo ko pa ho yun. Pero, sa pamamagitan po ng ipinakita ng taong bayan, pag-uwi ko pa nga, ang sabi sa akin dito sa bahay, sabi nga, ang daming mga sumusuporta sa iyo. Mm-hmm. Kung basta, kahit napanood nila yung panlalait sa akin kanina, pero uh-huh. Napalitan yun ng mga tao na nagpakita talaga ng tunay na pagsuporta. Kaya nga, nung binabalikan ko kanina yung mga comment, sabi ko, iba't ibang klaseng tao to, nagmula sa iba't ibang panig ito, mga Pilipino. Meron mga ilan-ilan na talagang naninira, pero napakarami. Iba yung talaga, mararamdaman mo talaga na yung parang akala mo, parang talagang lumakad ka ng, ano, no, parang misto lang basahan. Pero yung pala, may mga tao pala na talagang sumaklolo sa'yo at talagang inalalayan ka ng kanilang, ano, no, iba't ibang klaseng panalangin. Nakita ko talaga kanina, meron parang Muslim pa eh, na naka... Lahat ng religious group po sa parang may mga, may mga, ano pa, nakita ko talaga iba't ibang, ano, sabi ko, pambihira din. Yung bang lumabas sila sa initan ng araw. Meron yes. mga talaga yung, ang netizen, hindi siya ano eh, hindi siya napipilit na magbigay ng kanyang opinion o komento o lalo na para ipagdasal ka. Kung baga sana sabi ko nga na mga ano, ako sa sarili ko nga, sabi ko nga ano, may napagsabihan nga ako bakit ano, gusto ko lang low profile. Mm-hmm. Ayoko nang ano hangga't maaari ayoko rin mapagbintangan ng politika dahil hindi ko naman ano 'yan. Ang ano ko lang maipaliwanag yung side ko. That's pero true. Nakita ko yung response ng taong bayan, sabi ko. Talagang sabi ko ay pasalamat po talaga ako sa Diyos talaga. Yes, actually ganyan po, grabe ang dami nang bumabaha yung tulong ano. Sa inyo, sabi ko sa iyo at sa gusto niyo po, tutulungan kayo ng taong bayan at tutulungan ko po kayo, sir. So, gusto ko lang po iparating sa inyo na nadurog man kayo doon sa tingin ng inyong mga kalaban o mga kalaban ng bayan, nag-shine po kayo dahil nanindigan kayo at hindi kayo nagpatinag sa pag-intimidate sa inyo. Dito po kami, ako, lagi po sinasabi, sir, hanggang sa uling patak ng dugo, kung may pagkakamali man ako dahil kayo ay nadamay dito, which is wala po akong magawa, kayo po ang nakapirma doon sa dokumento na yun. So, babawi po kami. Babawi kami ng mga kababayan ko, mga palangga ko, all over the world. Kami po ay susuporta sa inyo. Kahit hindi po kayo magsalita, nararamdaman ko yung sakit, okay, na nagiging limited yung inyong mga galaw. Even po ako, you know, ako din man, ay sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi, ako may depret, at lumalaban din ako, tumatayo ako katulad ninyo. Sama-sama po tayong lalaban dito sa mga mapang-api na ito sa ating lahat. Yes, thank you po sa lahat ng mga tumutulong, sunod-sunod na kanilang tulong ngayong araw na ito. So sir, sana mag-ingat kayo, ang inyong pamilya, lahat po, sana yung paninindigan na doon na eh. So we will continue pray for you. Message niyo po, additional message sa ating taong bayan. Ako po kanina, no, kung napapanood niyo ako kanina, halos matunaw na talaga ako eh. Kung talagang matutunaw lang ako, lulubog ako dun sa upuan, talagang ganun ang pakiramdam ko talaga kanina. Na ano, sabi nga ni attorney kanina, sabi niya, agent,
maraming mga tao na naniniwala sa iyo. Mm-hmm. Huwag kang magpa-apekto sa mga yan. Tama naman yung sagot mo sa kanila. Okay. Huwag kang magpapa-argabyado. Yun sinabi ni Atty. Badong kanina. Kaya nga sabi nga niya, ano ko lang, sabi nga niya, no? Ano mo lang yung sarili mo, huwag kang magpapa-apekto. Tama naman yung sinasagot mo. Kung talagang kung hindi nila tatanggapin yung sagot mo, hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Kaya yan, sa atin lang, ano, kung ano lang yung personal knowledge mo, yun lang ang sasabihin mo. Maliban doon, wala na eh. Wala na. Kung ano man yung na-experience mo, kung ano man yung ano, yun lang. Wala na. Kung ayaw man nilang tanggapin, nasa sa kanila yun. Ngayon, ang bayan naman ang magdedesisyon. Taong bayan. Taong bayan na nag-oobserba at taong bayan din ang magdedesisyon. Nakikita nila kung ano yung ginawa sa'yo, kung ano yung pagkukulang, ano man yung kasobrahan. Sabi ko nga, ako hindi ako perfectong tao. Ako hindi rin malinis na tao. Ako'y maraming tao. Pero nagsisikap po ako na mapabuti yung kalidad ng aking pamumuhay at kalidad bilang tao. Yun lamang po ang maisusukli ko sa taong bayan. Yung ipaglaban po yung kapakanan.